dito. Sa baba nilagay ba? Unforgettable experience to. Ito nga nag-landscape na yan. Ano mga maliit bumago na nakikita ko kanina? Hindi biro to ah. Tapos yung bawat checkpoint ay pinagdadaanan ka. Mm-hmm. Mas na-appreciate mo na mas na-appreciate yung the fact na nakarating ka dun sa lugar mo yun. Tama. Congrats! Ito yung Philippine Loop, bro. So this is the new highest point elevation of the Philippine highway system. Pinakamataas na sementadong kalsada sa buong Pilipinas. Parte ng Cordillera. Yung taas niya above sea level 7,968.07 feet or 2,428.66 meters above sea level. Hindi na matarok ng isipan kung gaano kataas yun. Pero sa ngayon, kami lang talaga ang tao dito. Yung hamog, imagine niyo kung gaano kataas itong inakit namin para lamunin kami ng ganito kakapal na hamog. Pag may lamok dito, sekundo lang ang buhay, wala na. Oo, bro. Hindi makita yung truck na paparating, bro. Truck to Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Tingnan natin na mawawala yung truck na yan. Mawawala yan sa hamog. Bye-bye! Dito, yan mismo. So, gagawin namin sobrang memorable itong pagkakataon na to dito. Okay. 6. Oh, bro. 6:30. Grabe. Wala. Walang choice. Tubig na kami ngayon. Mm-hmm. Oo. Tapos tatanggalin namin dapat kanina yung betang pass. Hindi na namin natutuloy dahil sa Gitado. Dahil sabi nga ni Poipi kasi yung victim na buntok. Tapos ano man ang mangyari, walang sino man nato dahil buntok. Oo. Tsaka if ever mo na, syempre hindi naman natin pwedeng kumbaga makampati tayo na matatagos natin yung bundok na kunwari syempre umuulan, madilim. If ever na may emergency, walang magre-rescue sa atin kasi walang ring signal doon, bro. Oo. So better talaga na doon na tayo sa pinaka-safe na option, yung maghanap tayo ng pwedeng tulugan dito sa Bugias Town, dito sa Abatan. And then magpahinga tayo ng maayos at gising tayo bukas na maaga para bawiin natin yung dapat binahin natin ngayon, para yun nga, dapat ang goal talaga, bro, malagpasan natin yung mga kabundukan na to para kapatagan na tayo. Prone din yun, yung ano, bro, ang pinaka magandang ginagawa sa ganito, yung pag alam mong alanganin, huwag mo nang ituloy. Oo. Walang karera to, bro. Ang gaming dito is kung paano mo ito matatapos sa lahat ng mga pagdadaanan mo sa buong biyahe. Landslide yan. Tsaka natakot ako kanina, bro, sabi ni kuya. Kung hindi kasi titigil yung ulan na yan, sabi niya laging nagla-landslide dito. Ayun o, yung mga nakikita natin sa Tagiliran ba? Oo. So mga ano na lang, bro, ito, kung sa tantsahan,
kasi wala na tayong mapa, wala rin namang signal, hindi rin naman tayo makapag-navigate. Kung sa tansyahan, eh siguro mga 15 kilometers na lang to na ganito, pabalik dun sa bayan. Tapos magtanong-tanong na lang tayo doon. Tsaka brownout ngayon bro dito. Brownout. Oo. Dahan-dahan lang tayo, mararating natin yan. Okay, kung nakikita nyo yung mga bato-bato dito, wala to kanina. Tanga ito ng parang flash flood dito sa bundok. As in flash flood, hindi, ang flash flood naman hindi naman kailangan malalim, di ba? Pero, oo. So, kailangan lang namin magdahan-dahan dito para makabalik dun sa lugar namin. Medyo kailangan lang namin, hindi namin, nasa gitna kami ng kailangan namin magbadali, kailangan namin mag-ingat. Kasi, alam mo, gusto na namin makaakit dun sa bayan, pero kailangan din namin mag-ingat, maging defensive dito kasi yung mga tagiliran ng dinadaanan namin, eh may mga bakas ng landslide. So, ingatan mo na lang kami, Lord. Ayan, tsaka maraming salamat sa Atom Premium LEDs LED na ito yung nagsilbing ilaw namin ngayon na sobrang helpful talaga. Kasi hindi uubra ang stock sa Philippine Loop. Kahit sabihin mo hindi Philippine Loop at bumabiyahe ka sa gabi, I mean in general la sa mga motor, lahat ng scooters, at tinaalaw naman ng LTO ang auxiliary lights. Malaking bagay nila, malaking tulong for, hindi yun forma eh, for safety talaga. Oo. Oh. Teka lang, andyan ba yung kanina? Ay putik na yan oh. Wala ba yung, andyan ba yung kanina? Wala. Wala ako nakikita. Oh shish. Tumatay yung balayin ko ko bro. Ayun oh. Ah. Yes bro, RF brackets. So far sa pagkakaalam ko bro, dahil wala tayong pang navigate ngayon, dahil syempre yung navigation natin kanina pagdating natin dun sa point B natin is natapos na. Oh, nung dumating tayo doon, wala na tayong kapasidad na mag-navigate ulit kasi walang signal yung pinunta natin. So ngayon, bumabalik na ngayon tayo ng town na hula-hula lang to. Kung paano na ito di babalik, kumbaga parang meron na lang kaming telegraphic memory dito na parang ito yung dinaanan namin dati, pero so far more parang ito ngayon. Delikado ba doon? Dumaan sa gabi? Ewan lang, diba? Hindi rin sure, diba? Mahirap na. Gabi. Malapit lang yung garden dito, Ben. Punta ka doon sa intersection doon sa Abatan. Yung pa right tail. Depends in bilis ng takbo niya. Oo. Mga 10 to 15 minutes. O oh, sige. Uunahin muna namin dito sa ano sa Abatan. Sige, sir. Na? Salamat, kuya. Ha? Sige. Thank you. Bro, may mga lodge daw dyan sa Abatan. Doon, Abatan pala dito. Lumagpas lang tayo ng sobra. Pero all goods tayo doon. Ngayon ang challenge is kung ay bakante ang lodge. Pero tiwala lang. Positive mindset lang tayo dito. Alright. Tara. 4 kilometers to Abatan. Sana meron tayong lodge na mahanap. May nakausap naman tayo kanina. Pero hindi rin siya sure. Tinuturo tayo sa mahal na hotel, so mas negative yun. Hindi tayo pupunta sa mahal na hotel. Doon tayo sa mura lang at yung napakahirapan namin. Ay bro, ito yung dinaanan natin kanina, di ba? Dumatay dito. O sa tama lang yung nilabasan natin. Ah, ano ba yan? Oo nga no. Ngayon ko lang naalala bro, itong lugar na to. Akala ko naligo na tayo. Tama lang pala, tinatahak natin. Ay. So ito na yung puro akyatin hanggang sa main road. Tiwala lang. Ibig sabihin ang malubot na kalsada bro, lagi siyang dinadaluyan ng tubig. Ayun o.
dadaluyan. Tapos pag uminit, matutuyuan. Tapos bigla na namang dadaloy. Okay. So medyo nalilito na yung mga algae, bro. Kung ano bang papel niya dito sa ano na to? Sa kalsada na to? Magkakatubig, gusto niya mabuhay, dadaanan ng mga gulong ng mga sasakyan. Anong buhay ito? Algae na nga lang ako, pinapahiraman pa ako. Ay, ako. O siya, magkita na tayo sa hotel na tutuloy namin na ngayon na hindi pa namin alam. Murang hotel, murang hotel. Hindi pala hotel yun, apartel or lodging in. Ang tindi ng araw na to. Ang tindi. Lahat ng plano namin sira. Ganda lang. Maraming salamat mga bro ha. Pinahan na tayo dito. Unforgettable experience to. Nilipad ka namin yung motor namin para hindi maano sa batid ng minangyayari sa motor namin. Stress test ng ano to? Suzuki Bergman. Bro, stress test. Ng motor mo. Stress test yun, bro. Dito mo, pag hindi na nakapark lang tayo dun. Ngayon, kaya mo, ilog. Abot, makina na yan, bro, no? Ilalim ng makina pag hindi natin nila yung ton. Nakita mo na yung motor mo? Kalagay ng motor mo? Ayun, tingnan mo. Sakto ah. Iniwas nga natin sa baha. Ngayon may bigla na lang waterfalls. Dito yung waterfalls na dito. So Suzuki, itong mga nagaganap dito is gawa to ng kalikasan. Hindi po namin to kasalanan. Sabi naman natin yung question, di ba? Walang script. Wala. Lahat po ng mangyayari dito is walang pawang kasinungalingan, bro. Yung dashboard, grabe. Parang binubuong ko. Sige, bro. Go! 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 Bro, galit ka. No problem. Bye-bye. Suzuki, huwag kayong mag-galit sa amin, ha? Hindi namin kasalanan ito talaga. Talagang pinapaunahan na agad, eh. Hindi naman namin iniisip na o umabot sa isip na namin na ganito katindi yung pagdadaanan namin dito sa kabunduan ng Cordilleras. O Mountain Province kung tawag. Ano tingin mo naman yan? Lalo rin na, parang ilog na. Pero titigil to, bro, eh. Titigil to. Titigil yan. Alam mo, bro, sa dalawang araw natin na binabatikos tayo ng ulan, ito yung pinakamalala. Ngayon, posibleng kayo si bro na mangyari to pa rin sa mga susunod na araw. Kasi sa third riding day namin is doon pa lang namin mararating yung tuktok ng Luzon. Ay, wala pa. So ang gaming ni Haring Ulan is umapatak siya pag hapon, mga alas tres. So dapat bago yon. Maaga pa lang. Nakawid na natin yan. Oo, nakakala. Nakakabaybay na tayo. Nakakalayo na tayo. Hindi biro to, ha? Hindi biro. Ito ang pinakamalalang ulan na naranasan ko sa loob, bro. Nagpanik ako, nakita ko yung baha. So, no, talagang ano. Di ba kanina nakapark na kasi yung motor namin, biglang, ala ka, nasa gulong na. Sige, okay pa yan. Tapos humahampas na yung tubig dun sa kung tayo nakatayo. Dun sa gasoline station? Oo nga. Yung madalaan ang batayin pabalik pa sa town, walang mga bunok sa gilid. Wala naman, ah. Wala naman. Ah, ito nga, nag-landscape na yan. Ano mga maliit umaga na nakikita ko kanina? No sense tayo kung di patilaan nito. Hindi pa po, hindi talaga tayo. Ganun talaga. Plan B. Kung ano man yung plan B na yun, maya di natin malalaman. Pero hindi kami titigil sa ganito. Parte ng Philippine Loop ang ganito. Walang Philippine Loop na madali. Pero matapag tatagong pa yan ako. Ganyan. Kaya nga pigitin loop yan eh. Kung loop-loop lang yan, hindi lahat gumaya na. Lahat ginawa na. Totoo. Yung mga challenges. Okay. Ayan. Ako nararanasan ko ngayon.
Ito, ano to eh, this is as close to, parang bigla ang baha na ano, ayun no? Oh. At nasak talaga ako. Hindi namin... Parang flash flood sa kalsada ng ano? Na, ano basis, yung mas minimal. Kasi hindi naman talaga yung ano, pero ragasa pa rin yung tubig. Pero kung hindi namin inuro yung mga motor, wala na baha na. Lubog na yan. Welcome back to another disastrous Liberty episode! Libot Pilipinas disastrous episode. May pagkain ba tayo? Ate, may pagkain po kayo? Binibenta? May pagkain po kayo? Kape, ganun. Okay, wala kayo ibang gagawin kundi magpatila. Titila naman yan. Siguro mga after isang oras o isang oras kalahati. Chicharon gaming muna kami dito. Habang chicharon. Bumaba. Chicharon yan, di ba? Gitson Kawali yan. Kitson Kawali flavor! Karahin natin dito. Ayun, kailan po na yun ang gunting ah. Buti na hindi naman po kayo pinapasok dito. Pag ganito. Ano ba namang hindi lechon kawali yung lahat? Uy! Parang nakakataranta po. Hindi naman po. Tuloy-tuloy po yun ang pagbaha. Pero mabigit na po yun. Ano po? Umulupa din agad. Bro, masarap siya bro. Malimbot, malutong, lasang, chicharon. Diba? Ano to? Lahat ng plano namin sira. Pero sa huli, nakaharap naman tayo ng maayos na tulugan, may malakas na internet, may Anli coffee, makapag-transfer ng files, makapag-send tayo ng ating mga shoot ng mga videos sa aking editor doon sa Palawan. Tuloy natin bukas yung mga biyahe na hindi namin naabot ba? Kasi talagang halos kalahati, wala pa nga sa kalahati ng ruta na dapat pinuntahan namin is talagang putol yun dahil sa sama ng panahon at pinagdaanan namin. Pero ganun talagang expected na yan sa loop. Ilang beses ko rin naman ang napagdaanan yan, ilang beses na naming pinagdaanan. Pero syempre, every time na bumibiyahe, kahit sabihin mong ilang beses ko nang pinagdaanan to, parang palaging bago, parang laging nakakapanibago. Na parang first time mo lang nararanasan. Pare-pare yung eksena pero iba-iba yung level ng parang difficulty ng pinagdadaanan. Pero masaya pa rin. So, ito yung aking magiging pansamantalang napakasarap na tulugan. Napakagandang hotel. Homey. Nakatanggal ng pagod. Napakalambot na higaan, malamig, walang aircon kasi nga nasa kabunduan tayo ng Pinggit eh. Parang dalawang oras lang ang layo nito sa Baguio City pero mas malamig to sa Baguio City. Mas mataas to eh, malapit tayo sa second to the highest point, bumalik lang tayo. So makakatulog ako ng maayos dito, sigurado yan. Tsaka medyo wala yung pagkapraning kong matulog sa hotel mag-isa. Kasi alam po dito si Juan sa likod eh. Sa tagiliyo ko pala. Kaya excited din ako magpahinga. Magta-transfer lang ako ng files ko. Para i-send ko sa aking editor na si Agilus from Palawan. Bro, maraming salamat sa napakalaking tulong ng ginawa mo para sa akin na ikaw ang mag-edit ng aking Philippine loop. As in, may enjoy ko yung loop kahit ganito yung pinagdadaanan namin. Parte talaga ito ng biyahe. Walang perfect na loop. Walang loop na lahat ng riding day eh maganda ang panahon. Walang struggles. Walang pahirap. Hi bro! Breakfast na tayo? Breakfast na tayo. Habang gabi pa. Gabi? tara. Casa Isabel pali pa kayo ng hotel. So, ito yung aming breakfast sa gabi. Kwento lang namin kung bakit naging breakfast sa gabi ito. Kasi ito talaga yung breakfast namin. Hinirita namin na kung pwede pang gawin nilang dinner sa pumanyo naman sila.
So ito yung ito na Lucino Lodi. Yan ang punan. Breakfast na yan. Sa? Gabi. Alright, tuloy tayo riding day 3. May kakaibang enerhiya dito. Layo-layo nga tayo sa lugar na to. Ayun bro, narinig mo na ako? Nadidinig kita pero nag-echo bro. Ah, kaliwa tayo bro. Alright. Alright. Ayan, okay tayo yung sound natin, no? Okay. Parang may something na enerhiyang mayroon dun sa lugar na yun, ah. Nagloloko yung intercom natin. Nagloloko yung GoPro ko. Okay naman, eh. Tapos, yung side mirror ko pa, wala na, oh. Ano kaya nangyari dito? Okay, welcome back to another Live What Pilipinas episode. Boy first time ex-motor ni Juan Philippine Lupa. Good morning bro. Ang sarap bro, ang sarap. 1,000 pesos, napakalambot na higaan, napakasarap na kumot. At buong lugar eh, naka-aircon. Naglolo ko talaga ang anaming ano ah. Ayan bro, sa unahan bro. Morbada tayo. Okay. Ayan. Casa Isabel. Maganda yung hotel bro, no? 1,000 pesos para sa isang room, isang tao. Pero pwede naman dalawa. Pero 2,000 na yung babayaran mo. Eh di mas okay natin isa na lang. Okay, dito na ulit tayo sa intersection kung saan dito tayo kumanan. Dito pa, papunta yung tinok yun. Ngayon, kakanan ulit tayo dito. Ayun ba, welcome to Mankayan. Baka mamali ka ng basa, ha? Ito yung kalsada pabuntang Besang Road. Tatawid tayo ng Besang Road ngayon. Tsaka buti na lang din kagabi, hindi namin pinush ang Besang Road daanan ng gabi. Kasi gusto ko rin ma-experience ni Bro Juan yung ganda ng Besang Pass. Sa panibagong araw na naman, ang pagbabiyahe ni Boy First Time at Motor ni Juan, kami po ang Live What Pilipinas representative of the Philippines. In partnership syempre with Suzuki Motorcycle Philippines. Ah. Sabi marami pang energy. Oo. Safety na rin talaga. Oh, safety first talaga. Tsaka ganun talaga ibig sabihin nun bro. Kagabi yung energy natin na parang gusto nating i-push kahit gabi. Ibig sabihin, mayroon pa tayong lakas, bro. Oo. Oo. Diba? Iba pa rin kasi yung ano eh. Iba, kahit sabihin mo na nag-iingat tayo, iba pa rin ang sitwasyon ng nagdadrive ka ng araw tsaka nagdadrive ka ng gabi tsaka umuulan, bro. So, yung mga nakikita mo na yan, bro, Besang yan. Besang yan. Tatawid tayo dyan. Kanina ka pa dyan? Diyan ka nagtatrabaho? O sige bro, bigyan ka namin bro ng sticker din ha. Wala na ako. Ayan. Ito bro. Ingat po sa biyahe. Thank you bro. Bro, thank you bro sa pag-aantay ha, pag-aabang. Ang galing no, ang talas ng mata nila no, nadadaan-dahay no. Pero isipin mo kahit bro, kahit dyan siya nagtatrabaho, pwedeng malingat siya bro na dumaan tayo eh no. Nakakatuwa eh. So, 'di ba? Mahaba yung time na nag-aabang talaga sila na dadaan sila dito. Hindi lang alam kung saan, so kailangan maging matanglawin tayo. Nakwento ko na yata sa iyo bro eh. Yung dati. Oo, yung nagbabakbakan kami ng HL tapos may nag-aabang sa akin, may dalang breakfast bro. Tapos stop din ako video. Tapos sabi, oh wala na. Yun ang parang kumurot talaga sa puso ko nung kitang video. Pero nakabawi naman tayo dun. Okay, malapit na tayong pumasok sa Besang Pass. I was making my
right across town, trying to get to you. A big storm blew up, a hurricane right in my coffee cup, carried me far, far away, and that's why I couldn't make it today. Mamaya ay aakit ulit. So nakita mo bro kung paano ako mag-crash ng drone. Oh. Hindi ka na sigaw, na-shock ka? Ay gusto ko ng ano eh, ng cinematic shot yung naglalakad-lakad pa ako paakyat. Sumusunod eh, naitulad. Pero all gusto yung drone natin. Pero kung mataas yun, nako goodbye. Bababa lang naman. Tsaka ano yan, kasama sa experience. So babaybay na namin ni motor ni Juan itong kabaan ng mga zigzag road at kabundukan ng Besang Pass. Pahinto-hinto rin kami kung merong makitang scenic view na pwede tambayan saglit para mapapicture, ginagawa namin. Kumbaga hindi lang basta dadaanan namin, nag-iipon din kami ng mga pictures as remembrance ba. Parang habang nag-iikot tayo ng Pilipinas, nag-iipon tayo ng memories. Yan. Sobrang ahon, takbo ko. 10, 11, 12. Charot lang, charot lang. Joke lang! Wala kasi no? Okay, mukhang ito na yun bro. Yung packet ng kabundukan mismo. Okay, enjoy the zigzagan and the mountains of bypass road. naging mountain yung bypass road. Pero nasa Ilocos na tayo. Ayan. So dito natin ulit pasusubukan ang ating Bergman. Pero medyo kampante na aming kalooban pagdating sa Aunan, kasi nga nasubukan natin kagabi yung mataas na ano eh, na kabundukan ba? Kumbaga narating na natin. Kumbaga na survive. Hindi, actually hindi na survive eh. Nakayanan ng ating Suzuki Bergmans ang kabundukan, ang pinakamataas na kalsada sa buong Pilipinas. Ngayon, dadaan ulit tayo sa isang bundok na sobrang puro sigsag naman at puro akyatin. So medyo buo ng loob namin na kaya-kaya na. So ngayon, wala kami ibang gagawin kundi enjoy ng mga paakit na sigsag-sigsag na to. Chicken! Chicken! Diba? May landslides pa. Caution, prone to landslides. Bro, eh, laruin mo lang yung banking-bankingan ko dito. Umaakting-akting lang ako, ha. Edit mo na lang ng ano. Win Suzuki team song. Subukan kung ang ating motor eh pwede nating i-banking-banking kasi pareho namang 12 ang gulong nito. Subukan na natin, wala namang mawawala. Yeah. Ayun no. Tupian ah. Wow, kapitang gilas naman yung Bergman eh. Ito. Apo. Ah.
natin ako. Kaya naman pala eh. Eh maganda siya sa ano ha, sa kurbada ha. Okay, stop na kami dito sa tindahan. Uminit na yung panahon. Wala nang lamig. Wala na tayo sa kabundukan eh. Pero konti-konti na lang. Pero pababa na kami. Siguro mga 15 to 20 kilometers na lang is lalabas na tayo ng Ilocos mismo, yung mismong highway. Huminto lang kami dito sa tindahan na to para magtinapay at mag soft drinks. Uma yung zigzag. Pag tuloy-tuloy lang ganun, nakakabagod din ka ganun eh. Hindi ka napabagod sa haba ng biyahe. Yung kaka ganun-ganun mo, no? So, yung update sa aming mga Suzuki Bergman, masaya kami. At talagang kumbaga, paikliin natin yung paliwanag. Wala kaming problema. Nag-enjoy kami sa pag-ride namin. Kumbaga, parang namamasyal kami na hindi namin inaalala yung motor namin. Parang chill-chill lang na biyahe talaga. Parang ganun. Di ba, bro, no? Kahit bro, may mga ano, no? Lumot, syempre dudagas ka. Pero controlled lang. Controlled. Ayan ang pagkain namin. Mga pagkain tabi-tabi lang. Shout-out kay ate! Boy, first time po sa motor ni Juan, bibigyan po namin kayo ng sticker. Dedikasyon po namin ng tindahan mo. So ang goal namin ngayong araw, marating ang Lawag. Meron pa kaming check natin dito sa ating ay nalaglag yung tinapay ko. Check natin sa ating mapa. Meron pa kaming 3 oras, 149 kilometers, 2:30 ng hapon, marating natin yung Lawag. Pero magbabago kasi yan kapag nasa patag na tayo. Depende sa takbuhan namin. So since na maganda naman yung highway ng Ilocos, palto yun, puro rektahan yun, eh malamang babawas yan, bibilis yung takbuhan namin mamaya. Pero hindi naman mabilis na 100 plus or 120 ha. 80, 90, ganun. Iikli yung oras natin. Mas mapapaaga tayo. Okay, nakababa na tayo ng kabundukan. Nasa patag na tayo ngayon. Recta Gaming tayo ngayon. Kung nasubukan natin itong ating Suzuki Bergman 125EX sa ahunin, sa iba't ibang klaseng condition ng kalsada doon sa kabundukan ng Cordilleras, eh ngayon eh, rektahan tayo. Semento naman, puro highway. So dito natin mo susubukan, pero hindi naman natin palagi gagawin. Mamaya, susubukan natin yung top speed dito. Aabutin lang natin, pero hindi natin palaging ganun. So dadaan tayo ngayon ng Bigan. Magpapapicture tayo si Bigan. Hindi naman natin major checkpoint yon. Sa Lawag tayo magpapapicture ng mismong checkpoint. And then from Lawag, titignan natin yung panahon. Pero yung mga susunod na mga destination na dadaanan natin dito sa Luzon Lake natin is after ng Lawag, Pagudpud, and then Pagudpud, Apari, and then Apari going to Tuguegarao, papunta ng Baler, Aurora, and then mga bahay na namin. So parang madali lang siya mapicture. Parang madali lang siya isipin kasi yung mga dadaanan natin kalsada is puro na ganito. So mabilis na yung takbuhan natin kahit papano. Along the way, maghahanap kami ng mga kainan na masarap. Oo, oh, kasi hindi pa kami nagla-lunch. 12:08 na, oh. Tapos na tayo bro sa bundok. Yes! Baba! Bako! Ito na ang gusto mo na, rekpahan na. Naglaro na yung dalawa. Ito, touring mode na talaga to. Hindi na sasakit yung patawan natin sa kaka-kurba-kurba. Okay, may nakita na kami yung pwede namin pagkainan. Oh, pasok na ako. Ayan, dito sa Shira Kambingan. At kumakalam na aming mga sigmura. At gigil na gigil kami. Nagagawang gigil sa pagmumotor at pagkain ba ang gutom. So, syempre, kain muna. And let's welcome! O, tara. Ano sa ito, bro? Atay ng manok? Dinakdakin. Dinuguan, kasi feeling ko kulang na ako sa dugo. Okay.
Ang bigot ko na pala. Okay, lunch time namin. Siguro mga less than 30 kilometers ay nasa vegan na tayo. Okay, tapos na kami mag-lunch. Ganun lang kabilis. Kasi napakahalaga ng bawat oras ng sabi. Kasi kailangan namin bumawi ngayong araw na ito. Let's go. Dinakdakan, dinaguan, dalawang kanin na hindi ko naubos, Mountain Dew, isang basong tubig. Ayos na, antok is waving. 320 lang lahat, no? Nagulat ako, napakamura. Akala ko each, bro. Edy ngayon, edy. Meron na naman tayo lakas para bumahe. Ah, teka lang. Bago ka mag-comment sa nakikita mo dito sa side mirror ko, eh, antay mo muna ako magpaliwanag. Kaya kung bakit wala side mirror yan. Nasa kabunduan kami ng kapagyaras going to Sinop. Ay, nag-picture-picture kami. So, sa balik ng salita, nag-park ako na nakapakuma yung ruso. Nag-sidestand ako, hindi ko akalain na aabante siya at matutumba yung motor. Ganun naman talaga ang mangyayari, pero hindi ako naging aware. So, kasalan ako. Buti na lang din talaga at side mirror lang ang napasan. Pero the rest, ayos lang. Wala naman. White lady pa ang nanula? Yung kasalanan ko, yung pinabintangan niyo ng white lady. Kaya naman magandaan dito, wait lang ha. Kasi hindi naman ako papayag ka, uuwi tayo ng Bulacan. Or patapos natin itong Luzon Lag na to, na ganyan yung salamin ko. Kung nagtataka kayo kung bakit natatagalan kung wala to, ang posisyon namin dalawa, ako sa harap, si bro, one sa likuran, saka tumitingin sa side mirror. Saka nag-guide sa akin kung kailangan ko kung safe pa akong overtake. Okay, and since na itong Likod Pilipinas natin, ay kasama natin dito ang Suzuki Motorcycle Philippines, at alam natin na napakadaming 3S shop. So mga, yung mga Suzuki ng mga dealers, di ba? 3,700 nationwide. Napakadami naman palang outlet na ganun. At syempre, dito tayo malapit sa vegan, ay kung ganun usapan ng napakadami, ayun, eh sigurado, 5 kilometers away, eh meron nag-aantay sa ating 3S shop bro, Juan Sol. At dun tayo, magpapapalit ng side mirror. Ganang kalupit yung ating Philippine loop na to. Kasi kahit saan sa sulok ng Pilipinas, kung ano man ang mangyari sa ating mga motor kapag problema, which is, ako naman ang may kasalanan kung bakit nasira yan, is andyan sila nakabang para ayusin kung anong mga dapat ayusin. Yun ang kailangan. Bisitahin daw ang 3,700 na brand ng Suzuki para sa side mirror na nabasag ko. Bibili na lang ako. Hero lang po, Suzuki. Yung Pilipinas mo, sobra-sobra na yung sa 30 days. Ano ka na, disqualified ka na kapa. Ikot na. Okay, let's go. Ano bro, dami napakataming tao bro. Nagkakagulo sa pagdating natin. Yun. Lakas din na. Lakas din ang trip ng Suzuki na to, no? Naging hobby nila magawa ng 3,700. Lakas yung trip eh. Ano po? Opo, kami po yun. Nag-ayos po ba kayo dito ng side mirror na ano? Ganyan, papalitan lang po. Oo sir, sige doon. Tinulak po kasi ng white lady yung motor ko. Iyakat po namin. Ayan, ah, pwede na eh. Tara. Wah, pare. Sabang-saba na ako sa akyatin bro. Pero meron pa rin dito. Ayan. Alright. Okay, welcome dito sa Suzuki 3S shop dito sa Metro Vigan. Ayun na, pinapalitan na ang ating side mirror na kung saan ito nga eh, aking nabasag. Napakaswerte at yan lang ang nabasag nung natumba yung ating Bergman. Pero dahil nga sa sobrang dami ng 3S shop na meron ang Suzuki all over the Philippines, eh wala tayong worry kasi andyan sila para ready na rescue ba. Pero ito naman is minor lang din naman. Pero napakahalaga kasi ng side mirror talaga kasi kahit ako nahihirapan ako eh. So at least dito along the way meron tayong nakita na 3S shop ng Suzuki. Papalitan natin ngayon. Maraming salamat Suzuki Motorcycle Philippines.
Thank you, sir. O, sige, sir. O, shout out. Sino ang gusto mo i-shout out, bro? Ikaw na lang, sis. Ako na lang siya shout out ko. Shout out sa aking sarili. Shout out sa iyo. Ano pangalan mo, bro? Rocky Espejo. Ha? Rocky Espejo. Rocky Espejo. Shout out sa iyo, bro. Ayan, ayos yun na. Kakabit lang dito. Thank you po. Maraming salamat po, ha. Wala nang bakas ng white ID yung motor mo. O, isang away lang po para sa video. Thank you! Bye-bye! Thank you, sir! Salamat po! Salamat po! Kaya sa lahat ng mga gustong bumili ng Suzuki Bergman. At hindi lang Suzuki Bergman, ha? Suzuki Avenis, lahat ng Suzuki ng motor, Suzuki Raider, Gixxer, V-Strom 250 at kung ano-ano pa. Yan. Oo, dito yan sa Suzuki Tria Shop sa ng Guanzon. Guanzon Suzuki Tria Shop dito sa Metro Vigan. Alright, hindi na ako mahirapan, bro. Okay. Let's go. 80 kilometers going to Lawag, bro. Yes, bro. Ang bilis. Panis yan. Lalo na nga may side mirror na ako. Okay, tuloy tayo sa biyahe. Maraming salamat, Suzuki Motorcycle Philippines. Okay, ayun, ginawa. Meron na akong side mirror. Pwede na ulit tayong bumakbak, bro. Joke lang. Di, papakbak tayo. Suzuki Ride. Suzuki. Oras na para magmotor. Oras na. Oras na. Oras na para magmotor. Okay, ngayon naman, bro. Susubukan naman natin sa kurbada ang EX. So syempre, gagawin natin yung pinaka-safe na klase ng pag hindi naman banking. Ito di ba banking kasi SU na yung cornering. Subukan lang natin kasi ito medyo okay ito kasi pareho dalawa yung gulong. Pareho dalawa yung gulong. Parehong 12 yung gulong. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, time check 6:42 PM. Narating na natin ang arko ng Pagudpud. Stopover muna tayo dito. Alright. So same to, may passport yung ganun. Oh, bro. Ay hindi bro, ano lang to? Additional ano lang. Doon pala tayo bro sa kabila. Additional ano lang. Photo of. Okay, magsusulat na ba tayo bro? Pasa ka na. Pag-uwi na lang. Pag-uwi na lang. Tandang-tanda naman natin lahat ng mga kaganapan, lahat ng oras, eh lahat naman yan nasa video. Okay, welcome to Sanchez Mira. Ito yung tutulungan namin ngayong gabi para makapagpahinga na rin kami at ginabi na kami sa daan. Ito yung natuloy namin, hindi nga namin alam kung anong pangalan ng resort. Basta merong isang resort doon, yung parang Red Doors na affiliated na hotel. Ay nag-check kami ang mahal. Kadalasan naman kasi sa mga ganito, kapag mayroong hotel na nakatayo sa isang lugar din ano mo, hindi kalayuan, meron yang ibang hotel pa. Tiratabihan 'yan. Kaya naganapanap pa ako. May nakita kami ganito. 2000 sa kabila,
dito 1,700. 2,000, isa lang ang kama. Ito, tatlo. May aircon. May pool. May parking space. At merong pagkain dito na binili si Bro One. Okay, diba? Napakaganda na aming table. Ngayon bro, anong nararamdaman mo ngayon bro? Namimiss ko na yung kama. Hindi. O yung tulog na maayos. Tayo ng maayos. Hindi, ano kasi. Kanina, siguro akong di tayo huminto dito. At sinabi mong magkapari pa tayo. Go ako eh. Mm-hmm. Pero nung medyo nakapagpahinga, yung adrenaline ba bumaba? Yun yung problema kapag humihinto tayo. Pag humihinto, oo. Kung bumabagsak yung parang gigil mo ba? Oo. Pero yung kanina bro, sarap mo. Kung alam nyo lang kung gaano kaganda yung takbuhan namin kahit gabi. Hindi na lang kasi natin bro na-vlog lahat eh. Oo. Pero ang ganda gabi, madilim, twisties, pero ang sarap pa rin. Yun yung na-enjoy. Yung ilaw natin. Ilaw, swak na swak. Alaking tulong ng ilaw namin, sobrang liwanag. Nung ginabi na kami, hindi na nga kami nakakapag-vlog. Dinaanan na namin yung pagod-pod. Mm. Doon na, nakakaramdam na tayo ng pagod. Mm, parang... Kasi isipin mo naman, kasi bro, bago tayo nakarating ng pagod-pod, ganun tayo ng kabundukan. Oo nga. Doon pala sa Besang Pass, pagod na tayo ka, ganun-ganun eh. Tapos dito, meron na naman. Ganun-ganun naman. Bababa. Tapos para ganun, yung mga 50 kilometers na lang, parang ang tagal mabuhay. Oo. Doon nga parang pag sa experience ko ha, gaya na mabay mo, 150, 200, maybe even 300. Pero pag nasa last 20 kilometers ka na, parang ang tagal-tagal. Oo. Nakakainip. Nakakainip. Pero enjoy. Enjoy. Pero hindi din talaga sa Sanchez Mill. At bukas na namin itutuloy. At least eh, kahit na ginabi tayo, eh, at least naaninag natin yung itsura nung Dumbanggi windmills. Tapos yung mga bangkingan na sobrang dilim na tayo lang natira. Mm-hmm. Grabe yun. Hindi ka natakot? Hindi, kasi kasama ka to eh. Sabi nga siya, pag ako magising. Sobrang dilim kasi pag in-off mo yung light. Kasi pitch black talaga. Pitch black talaga. Pitch black talaga. Pero enjoy. Sige, eh paano? Dito na namin tatapusin yung vlog na to. Maghahapunan kami dito at matik naman yan na magpapahinga na kami at itutuloy na namin ang aming Libot Pilipinas Luzon leg. Malapit na to, ilang daang kilometro na lang at matatapos na namin ito. At abangan nyo yan. Dahil konting araw lang ng pahinga namin, eh yun, magbibismi na rin kami. Pero pahinga muna konti. Hindi naman natin kailangan mong pa-cardcore dito. Hindi naman. Hindi nga yung kagandahan nito eh. Hindi natin mamadaliin. Kaya nga, basta ganun. Kaya natin yan. Kaya na! Kasi tayo susunod na vlog, kaya na kami. Ha?